Pachay? Pachay? Anong anak ko, ha? Lalaki. Anong itsura niya? Ano pa? Di ka mukha mo. Manluloko. Toyang? Toyang? Lalaking ating anak. Siguro naman ngayon eh, kakalimutan natin ang nakaraan. Alang-alang man lamang sa ating anak. Tindahan ko na itara dahil walang mag-asikaso eh. Ayan, nagpapaumbaon tuloy tayo sa utang. Kung gusto mo, kumuha ka ng alila para may magluto ng maasikaso kung mabuti anak mo. Anak natin, Toyang. Kung magsalita ka eh, parang wala kang kamuramur sa bata. Talagang wala, kaya wag mo akong bisitin. Thank you.
Ikinalulungkot ko nangyari kagabi, Toyang. Medyo nakainom ako at di nakapagpigil. Dipiliting kong hindi na maulit yun. Talaga! Sapagkat pag inulit mo pa yun ay magpapakamatay ako! Narinig mo? Magpapakamatay ako! Hayop! Hayop! Ha? Ano ka mo? Oo, Pachay. Kailangan matanggal ang batang ito hanggat maaga. Diyos ko, Toyang. Kasalanan malaki sa Panginoong Diyos yung iniisip mo. Hindi mo ba ako naintindihan? Kinasusuklaman ko ang batang ito katulad ng pagkasuklam ko kay Asyong at sa kanyang anak. Hanggang ngayon ba naman eh? Pati si Imong dinadawit mo sa samahan ng loob mo? Wala namang kasalanan yung bata. Kahit na. Siya ay bunga ng panluloko ni Asyong. At kailanman na hindi ako magkakaroon ng amor sa batang yan. Kaya tulungan mo ako, Pachay. Diyos ko, Toyang. Kilabutan ka sa mga iniisip mong yan. Wala namang kasalanan yung bata. Saka malay mo, baka surtein ka sa isang yan. Hindi ba paniwala ng matatanda kung alin yung ayaw mo siyang nagdadala ng swerte? Ako, kaibigan mo. Pero, saka alam mo yan. Nakahanda akong dumamay sa'yo sa lahat ng oras. Pero sa parting ito, hindi kita maaring ayunan. Kasalanang mortal yan eh. Lalaki, Toyang, at mistiso. Tingnan mo. Ang ganda-ganda, oh. Ang amo-amo ng mukha. Oh, bakit? Bakit, Toyang? Bakit ka umiiyak? Masayang-masaya ako, Pachay. Kahawig ni Mama, hindi ba? Hawig mo rin. Pero tama ka. Kuwang-puwa ang pagkakastila ni Doña Aguila. Tingnan mo, oy. Cute na cute ang hilong na putres. May palagay akong suswerteng ka sa batang ito. Lalaki, Asyong, ang ganda. Ang ganda ng anak na. Siya nga. Kamukha ni Mama, no? Nakakita ko na ibang trabaho doon. Magbabiyahe ng bigas sa Isabela. May kalayuan pero malaki ang kita.
Napag-isip-isip ko yung sinabi mo sa akin nung isang araw. Na ang kinikita ko sa pagmamaneho ng jeep eh, hindi sapat para sa'yo. Toyang, tinanggap ko ang trabaho ito dahil sa ayokong tumanggap ka ng labada. Magpapadala ko ng pera tuwing linggo. Pero ipangako mo lang sa akin na hindi ka na maglalabada. Uuwi ako tuwing ikatlong linggo. Huwag na, Emong. Babalik naman ako agad eh. Sa kapag-uwi ko, dadalhan kita ng maraming pagkain. Hmm? Pakiusap ang Toya. Huwag mo sana siyang pabayaan. For more videos and updates, just click here to subscribe.